Yo, what's up guys? Dito naman kayo sa aking YouTube channel. By the way guys, may gagawin tayo na 49 inches Sony. Bali, ang problema nyan ay yung noise standby. Ngayon, i-check natin kung alin may problema. Mainboard ba or power supply? Ayan, bali mag-check yung voltage tayo. Yan guys, bali ang pinakauna natin i-check dyan ay yung papasok na 220. Ayan, bali meron siya guys ng 220, 226 AC volt. Bali mag-check tayo ng secondary kung meron siya nung supply na 3.5 or 5 volt. Yan, titingnan natin. Bali yun muna ang hahanapin natin kasi yun yung sa standby. Yan, bali i-check ko na siya guys. Nag-bodygram ako. Ayan, bali nag-reading siya ng 0. Shorted na shorted, guys. Ayan, kaya wala siyang standby. Walang power yung TV. Ngayon, titingnan natin kung bakit may shorted. Kaya ayaw tumuloy nung, ano nyo guys, yung supply. Gawa nang may shorted siya. Ayan, bali tinanggal ko muna yung papasok sa mainboard. Then, check natin ulit kung may shorted pa siya. Ayan mga guys, bali meron siyang 3.4. Ayan, bali ibig sabihin good yung power supply natin, buo yung power supply. Bali susunod natin, i-check natin ay yung mainboard. Ayan, bali makikita nyo may 3.4 siya. Ayan, bali tatry ko siyang ibalik yung mainboard niya. Ayan, bali nag-drop siya, nag-shorted. Ayan, bali ibig sabihin niya guys, talagang may problema sa mainboard. Ayan. Ayan, tinry ko siya ulit. Shorted. Ayun, bali nagpo-protect na siya guys pag nakakabit yung mainboard. Ayan guys, bali yan yung hahanapin natin. Kung saan nagsisimula yung shorted. Kung bakit nagkakaroon ng shorted siya pag nakakabit yung mainboard. Ayan, bali okay yung power supply. Doon na tayo sa mainboard mag-focus guys. Ayan, bali yun naman yung mainboard ang i-check natin. Lipat tayo dyan sa mainboard. Ayan, bali dyan natin i-check unang-una sa mismong sa standby. Yun yung unang hahanapin natin guys, yung supply. Nung sa ano, sa standby niya. Ayan, bali mapapansin nyo guys, 0 ohm siya, shorted na shorted. Ayan, check natin ulit ng malapitan. Ayan, shorted talaga guys. Bali may tama. Bali yung problema niyan, hanapin natin. Ang problema ay shorted. Yan guys, bali i-check natin niya, ay bali tatanggalin natin pala yan. Yan sa sensor, saka yung sa wifi. Titingnan natin ngayon kung magkakaroon siya ng 3.3 or may shorted pa rin. I-check natin. Ayun, bali may reading siya pag reverse natin. Ayan guys, bali wala. Wala siyang shorted. Ayan, pag ni binalik natin, i-reverse natin ulit. Titingnan natin kung meron shorted talaga. Ayan, bali wala siya guys. Bali lang yung natutusok ko kanina. Ayan, bali wala siyang shorted. Ayan, bali nawala na po. Ngayon, ibabalik natin ulit. Ayan, balik natin siya ulit. Tapos, magre-reading tayo ulit. Ayan, bali kakabit natin siya ulit para sure natin kung dyan lang ba talaga nanggagaling yung shorted. Ayan, bali may shorted guys. Bali, re-reverse ko siya. Try ko siya i-reverse. Ayan, bali shorted. Pinag-reverse ko na siya. Ngayon, tatanggalin natin siya ulit.
Ayan, bali tanggal na siya ulit. Ayan, magche-check natin, che-check ko ulit. Yun, bali wala siya. Ayan, re-reverse ko. Ayun, bali wala po siya, guys. Ibig sabihin, may problema. Ang problema ay yung sensor or yung sa wifi niya, guys. Ayan, bali titingnan natin. Ngayon, i-check natin muna yung sa standby kung meron na siya, yung 3.4, yung chinek natin. Ayan, bali saksak ko na siya, guys. Then sukat natin sa standby na 3.4. Ayan, meron na siya. Ayan, guys, meron na siyang 3.4. Ibig sabihin talaga, ang may problema ay yung sensor o yung sa wifi. Malalaman natin mamaya. Ayan, kitang-kita naman, guys. Nakakabit yung mainboard niya. Ayan. Medyo madilim. Naghahanap ako ng maliwanag nung makikita niyo. Ayan, bali di siya, guys, nabagsak ngayon nung hindi nakalagay yung socket nung sa sensor. Ayan, napakikita nyo, guys. Kaya medyo malikot yan, guys, gawa ng medyo ano yung negative nyan, hindi masyadong nakaground. Ayan, bali sasaksak ulit yung socket. Ayun, ba? Nakita nyo, nag 0 ohms, guys. Ibig sabihin, yun talaga ang may problema. Tatanggalin natin ulit. Ayan, titingnan natin kung magkakaroon ng supply. Ayan, guys, bali bumalik. May 3.4 na siya ulit. Ibig sabihin, okay yung mainboard. Ang may problema lang talaga ay yung sensor niya. Ayan, ulitin natin ulit. Ayan, guys, 0 ohms. Pag nakakabit, ayan, bumagsak yung supply. Ngayon, tanggalin natin ulit. Yun, pumabalik, guys. Ayan, bali yan yung i-check natin kung alin dyan yung may problema. Ayan, kasi kasama na dyan yung sa wifi. Ayan, dyan, saka yung sensor niya, guys, yung masamang ilaw, nandyan na lahat. Ayan, bali mapapansin nyo, umilaw na yung sa mainboard. Umilaw na siya. Ngayon, saksak natin. Yun, nawawala siyang, nawawala yung kulay red, guys. Ayan, at least na-confirm natin na, na yun na talaga may problema. Ayan, bali, abangan nyo kung alin talaga yung may problema. Papakita ko dyan, guys, kung alin talaga yung may problema, yung may sira. Ayan, bali yung may ilaw siya pag wala yung socket niya, guys, yung sensor. Ayan, bali, titingnan natin na ngayon. Ayan, bali, babaklasin natin na, para malaman natin na, magkaalaman na kung ano talagang sira niyan. Kung bakit siya nasira, kung ano ba talaga. Ayan, bali, babaklasin ko lang yan, guys, yung pinakasensor. Yan, kaya pala nilanggam, guys. Binahaya na ng mga langgam. Ngayon, ang mangyayari yan, guys, isa-isay natin baklasin yan. Kasi yan yung pinagkasimulan ng pagkasira niya or nagkaroon ng shorted. Yan, guys, isa-isay natin yan kasi tatlong hati po yan. Bali, apat kasama yung sa may ilaw. Bali, hindi natin natatanggalin yun. Bali, yan yung sa wifi niya.
Ayan. Ayan, tapos yung pinaka kinakabitan niyan, guys. Sobrang langgam, talagang yung mga patay na langgam, guys. Binahayan talaga siya kaya nagkaroon siya ng short circuit. Ayan, bali lilinisan natin muna 'yan. Tapos pag nalinisan natin, itatry natin siyang i-connect isa-isa para malaman natin kung alin dyan yung may problema sa tatlong yan. Ayan, bali ilinisan natin muna. Talaga guys, may mga corrosion na yung ano niya, yung board na maliit niya. Kaya kailangan natin yung lacquer blue para mas malinisan natin siya. Ayan, bali susukatan natin muna siya kung may shorted dyan para mas malaman natin, guys. Ayan, bali sukatan natin lang yung supply, yung may mga capacitor dyan na ceramic. Ayan, bali wala naman akong nakikita ang may shorted sa kanya. Ayan, bali yung sa wifi, guys, medyo madumi na rin, talagang madumi na rin. Linisan natin muna, baka yan yung may shorted. Okay yung isang board na yon. Ayan, bali matindi na yung corrosion niya. Ngayon, chichick natin din yung capacitor niyan. Ayan, bali wala din siya, guys. Wala rin dun sa supply. Yan din, yung maliit na yan. Ewan ko kung ano yung maliit na yan. Kasama rin nata yan sa wifi niya. Ayan, bali na linisan natin na. Ngayon, pagkatapos natin linisan, itatry natin siyang isaksak dun sa socket niya. Tapos itatry natin siyang i-power on kung gagana na siya. Tapos pag naggana na siya, nagkaroon ng standby, isusunod natin yung sa wifi para mas malaman natin kung alin may problema dun sa tatlong yun. Ayan, bali sukatan natin siya kung meron ng 3.4. Kung di nababagsak yung 3.4 niya. Ayan, guys, meron siyang 3.4. Ibig sabihin yan, okay yung isang may ilaw, yung indicator niya. Wala dun yung may problema. Ayan, bali okay na yung standby. Titingnan natin ngayon kung may ilaw siya. Kung gumagana na yung indicator niya. Ayan, may kulay red na rin siya. Ayan guys, bali okay na yung indicator niya.
Ayan guys, bali nag-power on na siya. Okay na yung power niyang guys. Meron na rin yung display. Di ko lang sure kung meron na talaga. Pero nag-backlight na siya guys. Ayan, bali nag-on na siya. Ngayon, sisilipin natin kung may display na, kung okay yung display niya. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Tatanggalin ko lang yung mga nakalagay dyan sa ibabaw. Ayan, makikita nyo, naka-standby siya. Ngayon, pag nakita na natin na okay na yung picture, mag-ano na tayo, isay-say natin yung dalawa na lang na natitira, hindi pa natin natatry. Ayan, bali mapapansin nyo, naka-HDMI po yan. Bali, susource ko lang. Lalagay ko lang siya ng AB. Sa TV, yung sa raster. Ayan guys, okay na yung TV nyo. Ayan, bali okay na po siya. Ayan, kung mapapansin nyo, may guhit na rin yung LCD niya. Gawa po ng ano, pwedeng gawa ng langgam, nagkaroon na siya ng ano, na problema na rin. O talagang sadyang may tama na rin yung LCD niya. Ngayon, isa-isay natin yung di natin pa siya na itatry, yung dalawa. Isa-isay natin pa yun para mas malaman nyo kung talaga kung pag nasira siya, kasama rin sa standby. Ayan, bali, kakabit natin na rin yan. Tapos titingnan natin kung mawawala siya, mawawala yung standby niya. Pag nakakabit yung ano ngayon. Bali, lilinisan ko muna pala siya bago natin siya ikabit ulit. Pag nalinisan natin na, saka natin siya ikakabit. Ayan guys, tatry natin na siya. Ayan, bali nakakabit na. Titingnan natin kung meron pa rin siyang standby na nakakabit yung sa wifi. Ayan guys, sasaksak ko lang siya. Titingnan natin lang kung meron ng standby siya na nakakabit yung wifi. Guys, bali wala siya. Hindi nag-standby, wala rin yung kulay red niya. Kasi yung Sony guys, bali naka-automatic on na yan. Pag sinaksak niyo yung power cord niyan. Ayan, bali nung tinanggal ko, mapapansin niyo, nagkaroon ng ilaw. Ayan, nag-power on na siya. Ayan, bali kakabit ko ulit yan, yung sa wifi. Ayun, nawawala. Ayan, bali tinanggal ko ulit. Yun, nagkakaroon siya guys. Nailaw siya. Ibig sabihin, yan may problema. Yang sa wifi na yan. Ayan, bali sinubukan ko pa yan guys sa kabila guys ha. Sinubukan ko pa rin siyang itakabit. Talagang nagkakaroon ng short. Ayan, dyan naman tayo sa maliit. Ngayon, dito try natin yung maliit na yan. Ayan, balilinisan ko muna siya kasi yung isa lang nalinisan natin, yung sa wifi. Ayan, linisan natin na rin. Pakalinis niyan, ganoon din kanina, kabit natin ulit. Titingnan natin kung mawawalan ng standby.
Yan, bali kinabit ko na siya. Ngayon, itatry natin ngayon i-plug in. Ayan, guys. Umiilaw na siya. Okay yung standby niya. Nag-power on na rin. Nung nakakabit yung maliit. Ibig sabihin, yung lang talagang sa wifi yung may problema. Ayan, bali yun yung pupukusan natin ngayon gawin. Ayan, bali babaklasin natin yung pinaka-cover niyan. Baka pati sa loob niyan, madumi na rin. Saka i-check natin kung may shorted. May shorted yung ceramic niyan. Pag wala tayo nakitang shorted, ibabaklasin natin yan, saka natin titingnan doon sa loob. Yan guys, bali wala siyang shorted. Wala akong nakitang shorted. Ngayon, babaklasin natin yan. Babaklasin natin yun. Ngayon, bali nilinisan ko ulit yung, ano niya, yung indicator. Yung pinagkakabitan ng wifi. Ayan, bali bubuksan natin na. Titingnan natin kung sira na ba talaga yung sa wifi o magagawa natin pa ng paraan. Ayan, babaklasin natin na yan guys, yung cover na yan. Bali, di naman po siya nakahinang, may mga lock lang po yan. Kaya mas madali yung mabaklas siya kung yung sakaling yan may problema. Ayan, bali tulad po niyan, yan ang may problema, talagang obligado natin pong baklasin yan. Kasi hahanapin natin kung saan dyan nagkakaroon ng short circuit. Ayan, bali binadiground ko yung red. Saka natin iisa-isahin. Ayan guys, bali wala akong nakikitang shorted dyan, kaso ang nakikita ko lang dyan ay yung corrosion. Meron ng corrosion sa ilalim yung capacitor. Tapos yung mga pin, yung mga pin na yan, lagayan ng socket. Bali meron na rin siyang corrosion. Ngayon, itatry natin siyang tanggalin. Linisan natin siya. Bali, yung pinaka-problema na lang talaga yan, guys, ay yung capacitor niya, yung ceramic capacitor. Bali, di nyo siya talaga totally mapapansin. Yung pinaka-ilalim niya talaga, meron siya ng corrosion. Hindi naman mabasa ng tester pag once na pinapasukan na siya ng 3.3, nagkakaroon na siya ng short circuit. Kaya bumabagsak yung standby. Bali guys, sa ganyan kasing Sony, kadalasan na nare-repair ko, wala siyang standby o wala siyang power, kadalasan ay yung may problema dyan sa may sensor niya. Kaya yun yung unang-unang chine-check ko dyan sa Sony. Kasi yung 3.5 o 3.3, diretso po yan dyan sa pinaka-sensor. Pinaka-sensor niya. Kaya po pag once na nagkaroon ng shorted dyan, or nagka-leak yung ceramic capacitor niya, automatic po yan. Wala siya ng standby. Ayan, bali, itatry natin siya ulit na nakakabit yung wifi. Ayan, bali, umilaw na siya guys. Ayan, bali, nag-power on na po siya. Ngayon, itatry natin patagal-tagalin siya. Kung okay na talaga siya. Ayun. Bali guys, namatay. Ayan. Bali, saksak natin siya ulit. Ayan, bali wala na po siya. Ayan, tinanggal ko ulit yung wifi. Ayun, bali umilaw. Hindi pa po masyado malinis yung pakagawa ko.
ulitin ko po siya ulit. Ayan, bali kailangan natin paghiwalayin yung mga pin nung paa ng socket. Tapos bali may tinanggal po ako ng ceramic capacitor. Ayan, bali dyan po banda. Kasi yan po yung nagkakaroon ng shorted. Ayan, bali mapapansin nyo, tinanggal ko na po siya. Ayan, mapapansin nyo po, dalawa po yung capacitor dyan. Bali, tatanggalin ko po yung isa dyan. Kasi nandun talaga yung nagkakaproblema sa kanya. Ayan, tatry natin siya ulit. Ayan, bali, wala po siya. Di ko pa po kasi natatanggal dyan yung capacitor, yung ceramic. Ayan, bali, hinanap ko po siya ulit. Tinitigan ko maigi. Saka nilinisan ko yung mga paa, mga pin. Check ko ulit kung baka di ko pa na-check ng maayos. Double check natin na lang. Ayan guys, wala naman po akong makitang shorted. Ayan. Kahit dyan po sa capacitor niya, wala po akong nakikitang shorted. Bali pag nag-check po kayo ng ganyan, talagang may short po yung kabila niyan. Yung kabila po, dapat wala siyang reading. Kasi yung kabila po niyan, negative line po yan. Tapos yung isa naman pong line niyan, bali 3.5 po yung supply na pumapasok doon. Ayan, bali dyan ko na po yan tinanggal yung capacitor, yung ceramic. Ayan, bali may stuck po yung isang capacitor, yung ceramic niya. Kung napansin nyo, may pumalo po. Ngayon, ipa-plug-in natin. Ayan guys, okay na siya. Bali, di natin siya nare-reading sa tester. Pero pagdating dun sa ilalim nung corrosion, sa ilalim nung capacitor pala, meron siyang corrosion. Kaya doon nagkakaroon ng short pag nakakabit na sa mismong ano niya, power supply. Doon siya nagkaka-short circuit. Ngayon, nung tinanggal natin yung capacitor, automatic guys, gumana na siya. Okay na yan. Yan, bali, babalik natin na guys. Sana may natutunan naman kayong panibagong aral sa aking video. Kung sakali naman guys na lilito kayo dyan sa aking video o alin man dyan sa aking mga in-upload, bali, message nyo lang ako. Hanggat kaya kong sagutin, aking sasagutin. And guys, maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, bali, okay na po siya. Ayan, bali, babalik natin na po siya. Okay na po yan. At huwag nyo na rin po kalimutan palang i-follow yung aking Facebook page, PDS Electronics. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel or napadaan ka lang, bali please subscribe, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo guys. Kung mapapansin nyo, iisang capacitor na lang po yan. Yan, bali yan po yung nililinisan ko, yan yung tinanggalan ko ng capacitor, yung ceramic capacitor guys. Diyan po yung may problema, yung corrosion na po yan, pinakailalim nyan. Ayan, bali babalik natin na. Bago ang lahat, mag shoutout muna tayo. Denso Mendoza, shoutout po. At shoutout na rin sa'yo sir, Eduardo T. Cruz.
At sa iyo na rin, Sir Santos Estoy. Shoutout po. At shoutout na rin sa iyo, Sir Noel Tech. At sa iyo na rin, Sir Palos Tech. Shoutout po. Shoutout na rin po sa aking mga kasamahan na vlogger. Yan guys, yan po yung mga kasamahan kong mga vlogger. Ayan, bali di ko na po kayo may isa-isa at medyo marami-rami na rin po tayo. Maraming salamat guys sa inyo sa patuloy nyong pagsuporta sa bawat isa sa atin ng mga YouTuber na technician. Marami pong salamat. Paano guys, hanggang sa muli. Thank you for watching.